Good, they are Go, very good. go. Yeah. Luto na ang aking banana kyo, merienda tayo. Under 10 euro yung niluto ko. Mura na, masarap pa, madali pa siyang lutuin. Merry Christmas ulit! 20 by Nakten dito, second day of Christmas dito, December 26. At ito ulit ang aking suot kasi mag hotpot kami. Alas 11 pa lang naman, pero kakain kaming maaga dahil pupunta yung kapatid ni Eric. Eh mayroong kaming hipon, may isda yung asawa nun, ayaw ng ganyan, ayaw ng apoy ng ganyan. Ayaw kasi nilang kumain dito, kakain daw muna sila doon ng tanghalian sa kanila bago sila pupunta. Marami silang pagkain daw. Marami din silang pagkain? Yeah. Wala din kasing bisita. So darating yung kapatid ni Eric ng alauna, kaya maaga kami kakain para makaligo din kami ni Nami. Ang dami nitong nilabas mo, Winchats. Kakain ba si Stefan? Hindi naman kakain si Stefan. So siya, nilabas mo. Kasi ba, hindi maubos eh. Parang gusto kong magkape. Di pa ako nakapagkape. Sanay na ako nagkakape tuwing umaga. Pero yung kape ko, ang iniinom ko, kalahating baso lang naman. Hindi ko nauubos yung isang basong kape. Kalahati lang talaga yung naiinom ko. Ang sarap ng hipon ah. May ano to siya, may ramen noodles. Nakaligo na kami ni Nami. Hello ko! Excited si Nami masyado kay ano, Ani. Nag-text pa, parating na daw sila. Kaya hindi ko na sila ma-vlog mamaya kasi nahihiya ako. So, come! Gusto niyang lumawas kami sa pintuan. Nine! So, umuwi na sila. Talagang nilipstickan ako ni Ani. Umuwi na sila. Ay, yung cellphone man chance kanina to. Atin yan. Aso, kala ko kay Stephen. Tapos yung regalo. Ay, yung regalo nila, Nami, oh. Si buksan natin. Kapatid ni Ana. Ah, sa kapatid ni Ana? Open. Open? Sa kapatid ni Barbara. Open? Tapos binilhan nila si Nami na, ayan, oh, may pang manicure, may lipstick, ayan, may powder, may blush on, may mga brush, and then may dalawang lip gloss. Wow, mayroon pang regalo dyan si Nami. Ano yan? May, ah, pang ano? Kamuche. Wow. Unlock. Okay, go. Go, go, go. Yeah, very good. Go. Go, go, go. Go, yeah, go. Very good. Go. Yeah. Woo! Iniwan na niya yung mga laruan niya dito, oh. Naghahanda na para sa aming hapunan. Alas 5 na. Magano kami diyan, mag hotpot, mag raclette, so idoble na. Nami, come here. Come, 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 magpalitan ng diaper mo. Come, change your diaper here. May sabaw diyan, hotpot. Kung gusto mo walang sabaw, ganyan. Ay, asin nga pala pa. Ito gusto ko to. Ilagay na ni Eric, ano yan eh, parang siyang ham, tapos nilagyan ni Eric ng cheese sa loob. Parang siyang alam siya sa inyo na. Ano ba yun, yung sinakay ni Nami? Yeah. Si Nami doon, nag-busy sa makeup. Don't eat, yeah? Ay, nag-lipstick. Ay, nag-lipstick. Okay. Bawa. Pa yun, naka-manicure, tapos yung manicure, pag hinugasan yung kamay, natatanggal din. Pambata nga. Come here, you eat na. May bag dito. Diyan yan siya sa bag. Magandang umaga. Si Nami dyan nagiinom ng Yakult. Ngayon pa lang kami mag-almusal alas 11 na. Kasi kanina, gising na kami alas 6. Pinainom na siya yan ng gatas. Hindi nakatulog kami ulit. Nagising kami ulit ng 10:30.
So ngayon pa lang kami kakain ng almusal. Hindi, maya-maya magtanghalian. Dapat nga magtanghalian na diretso eh. Ay, naisip ko, nilulutuin ko. Ah, yung kape ko nandun na pala. Tingnan niya si Nami. Grabe ang utot niya. Come here! Come here! Go, don't go there, please. Tingnan yung mukha, oh. Patingin ang mukha, be. Patingin ang mukha. Ha? Kumakain kasing yogurt. Hinihilamos mo, Nami, lagi yung yogurt sa mukha mo. Magluto ako mamaya ng ano, Wenchats? Wenchats! Yeah. Magluto ako mamaya ng ano? Ano gusto mo? Yung tuna... Tuna pie? May spinach noodle. Spinach noodle. Yeah. Kakain kami ng tanghalian. Ngayon pa lang kami kakain ng tanghalian, Eric. Last dos na. Late na masyado. Pero si Nami tapos na yun siya kumain. Sinami tapos na yan kumain. Kanina pa. Pero konti lang yung kinain. Yung kakainin lang namin ni Eric is yung mga sobra-sobra lang ng aming pagkain kahapon. Yung raclette. Bit-bit na naman to ni Nami dito. Oh, yung acrylic. Awa! So may sobra pa kang hipon, yung salmon. So yun ang aking kakainin. Nag-snow siya! Piring pa rin yan. Ano siya yung... Ulan na may kasamang snow. Ah, Nami, nag-snow namin sana ka makapal yung snow. Hindi na daw. Hindi mag-snow? Pero mag-snow eh. Hindi yan makakapit. Si Eric nagkakain ng oyster. Yung kinain din niya ng kapatid niya kahapon kasi hindi pa daw nakatikim pala si Stephen niya na main shots na. Tinikman din yung kapatid niya, nagustuhan. Ngayon ay magluluto ako ng saging saba. Magbananakyo ako para sa merienda. Mayroon pa nga akong ginataan dyan eh. Kumain din sila kahapon ng ginataan. Tinikman nila. Tapos nagtatanong kung anong mga sahog. Yung bilog, yung saging. Kasi first time nila tumikim ng mga ganun eh. So ngayon, nag-bananakyo ako. When shots, iligpit mo na yung raclette. Mm-hmm. Yan, iligpit mo na. Mm-hmm. May sobra pa kaming baguette. Hindi na ano yung baguette. Bigas na. Hugasan ko lang to. Hinuhugasan ko siya bago ko siya niluluto. Ito na ang aking bananakyo. Merienda tayo. So, merienda tayo. Alas 3 na. 3:15. And then, pagkatapos ko magmerienda, maglaba. Kasi ang daming labahan. Shoo! Sarap, oh. Tapos ako lang kakain. Ayaw naman ni Eric nito. Yung ginataan ko na niluto ko nung Pasko, ako lang ang kumakain. Hindi kumain si Eric. At kahapon, nandito yung kapatid niya at yung asawa. Pinatikman ko. Tinikman naman din. Ang dami naman din tanong, ano daw to, ano ganyan-ganyan. Kasi first time din nilang tumikim ng ganon. At least tumikim. Ang ano niya, crispy. Gusto ko yung sa bananakyo, crispy. Bakit kaya pag kumain ka ng bananakyo, tapos uminom ka ng kula, yung Coca-Cola walang lasa. Ibang lasa niya. Nanood ako ng balita. May bagong ano na naman yung strain ng COVID-19. Na pag umabot sa Pilipinas, mabilis daw makahawa yung virus na yan. Sana i-close na yung mga international flights. Yung mga borders para walang makapasok. Alam nyo, si Eric, yung bakasyon niya approved na sa ano sa trabaho niya. Nabigyan na siya ng bakasyon for 6 weeks. Isang buwan at kalahati yun. Kasi nga, in-apply niya yun nung November, last month. Para sana sa bakasyon namin next year, uuwi kaming Pilipinas. So, na-approvehan na yung bakasyon niya. Kaya lang, hindi naman kami din makauwi kasi ayaw din naman naming umuwi pag ganito. Yung ang hirap magbiyahe. Ngayon, may bago na namang virus. And then, yung bakasyon din ng kapatid ko kasi ang usapan namin ng kapatid ko, yung kapatid ko na nasa Canada, sabay kaming uuwi sa Pilipinas. Kaya nag-apply siya ng bakasyon din. Nabigyan siya pero 3 weeks lang yung bakasyon niya. Nung nalaman ni Eric na nabigyan siya ng bakasyon ng April hanggang May, 3 weeks yun. Tsaka din nag-ano si Eric para mauna kami sa Pilipinas tapos susunod na lang siya. Magkita kami doon sa Pilipinas. Kami 6 weeks doon siya, 3 weeks lang. Mauna din silang umuwi silang mag-asawa. Kaya lang, hindi din sila makauwi kasi nga sa ganitong sitwasyon. May bakasyon na, aprobahan na yung bakasyon, hindi ka naman makauwi. So ayaw ko rin na isugal na uuwi kami ng ganito kasi lalo na may bata kami.
ang hirap, may swab test. Nakita ko noon sa ano ni Will, Will the Subich, umuwi sa Pilipina, ang haba ng pila doon sa ano halang swab test, tapos mag-quarantine ka, maghintay ka pa sa hotel. So, parang hindi pa siya, hindi pa yung tamang oras pa talaga, tamang panahon para umuwi. Sana in 2022 or 2023, sana medyo okay na. Kasi ang tagal na rin namin hindi naka-uwi. 2017 pa huling uwi namin. Yung kapatid ko, 5 taon na din hindi naka-uwi. So, dapat nga, ngayon nga, taon sana, umuwi kami. Hindi nga, natuloy. Maghihintay na lang sa tamang panahon, makaka-uwi din kami. Pero titingnan namin kung medyo okay. Pero ang hirap umuwi kasi sa ngayon eh. Ang hirap magbiyahe talaga sa ngayon. Pag nasa Pilipinas ka rin naman, hindi mo rin mai-enjoy yung bakasyon mo. So, baka pag makauwi kami, tapos biglang mag-lockdown yung Pilipinas, i-lockdown yung airport, yung mga biyahe, hindi kami makauwi, paano yung trabaho niya. So, yun. Pwede naman mag-vacation na dito lang, dito sa part lang ng Germany. Parang ganun na lang yung gawin namin. Pag medyo okay na din dito, tumigil yung snow. Yung snow, nag-i-snow siya, pero pag bagsak niya, tunaw na din agad kasi may kasamang ulan. Habang umiikot doon ang aking washing, at alas 4 na. 4-5 na. Magluluto naman ako ng hapunan namin. Magpasta lang ako. Ganitong noodles yung gagamitin ko. Pero may natira pa kasing ganitong noodles. Ang spaghetti siya. Ipaghalo ko siya. Kasi konti na lang eh. So ihalo ko na lang siya. And then tuna. Tuna ang aking gagawin. Tunfish. Tuna. Ayan din. Lagyan ko ng spinach. At lagyan ko ng ganito, slag sunny. Ano bang slag sunny sa atin? Whipped cream? Hala, sige. Nagmamap na si Nami. Nagigisa ko dito ng bawang na sibuyas at kamatis. And then, yung ating noodles doon. And then, lagyan natin itong sula. Lagyan natin yung spinach. Itong niluluto ko, ilang beses nyo na to nakita sa vlog ko yung tuna spinach pasta. Kasi nga gusto yan ni Eric at nakain si Nami din. Kaya madalas ko siyang niluluto. Lagyan natin to. Lagsari. Niluluto ko. Yun yung pinakamadaling luto at pinakamurang luto. Kasi nga, pinakamura siya dahil wala pa siya sa 10 euro yata yung halaga lahat ng niluto ko yan. Dahil yung spinach, ilang cent lang yan, wala pang 1 euro. Tapos yung slag sunny o yung whipped cream, magkano lang din naman yun. Cent lang din yun. Yung dalawang nilagay ko, baka nasa 1 euro lang yun. Tapos yung tuna, mura lang din yun. Tapos yung noodles, mura. Basta wala pa yung 10 euro na under 10 euro yung niloto ko. Mura na, masarap pa, madali pa siyang lutuin. Masarap talaga siya. Si Eric gusto niyan. Si Nami din, nakain din yan. Kain na! Bye-bye! Pakainin ko na si Nami kasi alas 5 na. Kami na yung ina na yan! Eat na! Eat na? Come! Nami! Nagsayaw si Nami. Baby shark. Dance. Tapos na si Nami kumain. Naubos na yung pagkain. Bakit ang ano? Ano yung camera ko?
yung pagkain ni Nami na nilagay ko sa plato niya, naubos niya. Dami niya nakain. Si Eric din tapos na rin kumain. Ngayon ay ako, hindi pa ako kumain, pero magsasampay muna ako. Ayun oh. Sampay ko muna mga labahan, mga nilabhan ko mga damit ni Nami. Tapos na ako magsampay, paliguan ko saglit si Nami, and then tutupiin natin yan. Kinuha ko yan doon sa sampayan. Paliguan ko saglit si Nami. Shower daw. Tapos na si Nami maligo, 6:49 na. Ilagay ko na to sa higaan. Come na, Nami, come. Say goodnight na. Ayaw pa niya matulog. Goodnight na. Come here, goodnight. 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 Patulogin ko na muna si Nami. At i-end ko na rin yung vlog kasi wala naman akong ma-vlog na mamaya dahil pag natulog at to, mag-i-edit ako, magtutupi ng aking nilabhan. Maraming salamat ulit sa inyong panunood. Hanggang sa susunod ulit. Ngayon pala ay December 27, Linggo. Ang bilis ng araw, matatapos ng December. Diyan lang kayo, dito lang ulit kami. Magkikita ulit tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Bye, you see. Bye! See, bye!